Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Iba't ibang grupo at kawanin ang pabahalaan ang lumahok sa International Coastal Cleanup sa SM by the Bay ngayong araw. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Sako-sako mga basura ang nakuha sa gilid ng isang bahagi ng Manila Bay o tinatawag nilang SM by the Bay. Bahagi ito ng International Coastal Cleanup ngayong araw kung saan pinangunahan ito ng SM Cares sa Pasay City. This is a renewed commitment for SM to invite the public, you know, to bring them together, to promote awareness and build the camaraderie of what is the importance of clean ecosystem. Nakiisa rin dito ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na pinangunahan ng kalihim nito. Ang mensahe lang po ng DNR ngayon, ang basura na tinatapon natin, kakainin din po natin. Ang mga isda na talagang hinuhuli po ng ating mga mangingisda dito po sa Manila Bay. Yung mga isda pong yan ay kinakain din po ang mga pira-pira sa plastic na nakaabot po sa Manila Bay. Galing po sa atin lahat yan. Nagbayanihan ang libo-libong eco-warriors o mga volunteer para kolektahin ang basura na gawa sa plastic, kahoy, styrofoam at marami pang iba. Aabot na mahigit 20,000 individual ang nakilahok sa nasabing makabuluhang aktibidad sa lahat ng SM sa buong bansa. Isa na dito ang grupo ng mga guro ng Sauyo High School ng Quezon City. So importante po sa aming mga science teachers na educate yung mga bata about the environmental awareness and of course science advocate din po kami. Nagtayo naman ng recycle booth ang isang kilalang beauty at health retailer kung saan pwedeng ipalit ang mga malilinis na plastic bottle sa kanilang mga produkto bilang reward. Encouraging everyone to drop their empty health and beauty bottles or containers to get a reward. This is actually part of our program in Watson's to drive more sustainable practices, no? And encourage recycling. Maliban sa DNR, hindi rin nagpahuli ang ilang mga kawanin ng pamahalaan tulad ng Civil Service Commission, DOST at mga uniform personnel. Ang umpisa talaga ng ating problema ay dito po sa atin. So tayo ang problema, tayo rin ang solusyon. Nakapag-kolekta ng 135,000 kilo ng basura ang nasabing pangkalikasang aktibidad mula ito sa iba't ibang SM branches sa buong bansa. Buong mundo ay nakikiisa sa International Coastal Cleanup kung saan ngayong 2024 ang ika-30 taon na layo nito na linisin ang mga karagatan, ilog, lawa at iba pang mga waterways sa buong mundo. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.